Isinalin sa dalawang tao ang red blood cells na pinalago sa isang laboratoryo sa ilalim ng unang World Clinical Trial. Kung mapatutunayang ligtas at epektibo, malaki ang maitutulong ng manufactured blood cells sa panggagamot sa mga taong may blood disorder tulad ng sickle cell at rare blood types. Para sa ilang tao na may mga ganitong disorder, mahirap makakita ng sapat na well-matched donated na dugo. Subalit sa pamamagitan ng lab-grown blood cells, mangangahulugan itong kakaunting transfusions na lamang ang kakailanganin nila. Ayon kay Ashley Toy, professor ng cell biology sa University of Bristol at direktor ng National Institute for Health and Care Research Blood and Transplant Unit, malaking development ito. So red cells growing from stem cells in the lab are similar or better than a donor's own blood cells that they produce inside their body. What we're hoping is actually is because they're so freshly made and ready to go, they'll be better. Dalawang tao na ang nakatanggap ng lab-grown red blood cells. Sumasailalim sa close monitoring at sa kasalukuyan, wala pang hindi magandang side effects na naiuulat. Nanatili ring mabuti ang kanilang kalagayan at malulusog batay sa mga researcher. Nasa 5 hanggang 10 milliliters o 1 hanggang 2 teaspoons ng lab-grown cells ang isinalin sa mga pasyente. Pinalago ang manufactured blood cells mula sa stem cells ng mga donor at isinalin sa mga volunteer-controlled clinical trial. Nasa 10 tao naman ang makatatanggap ng 2 mini-transfusions pagkatapos ng 4 na buwan. Sa pamamagitan nito, matutukoy ng mga scientist kung mas tatagal ang young red blood cells na nilikha sa laboratorio kaysa sa mga cell na galing sa katawan. Charisse Longbowen, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.